Hi guys, magandang araw po sa lahat. Kamusta kayo dyan? Sa mga Filipino, aking mga kababayan, kamusta? Quick update lang ito mga kababayan. Napaka-importante po ito para sa ating mga kababayan. Pasensya na po kayo. Sobrang hangin po ito ngayon. Iwan ko po kung maririnig niyo ako ng maayos. Gusto ko lang i-update ito. Gusto ko lang gawan ito ng video. Kahit short lang na video. Dahil marami kasi nagtatanong na hindi ko nasagot. So pasensya na kayo. Ngayon, gagawin ko siya ng video. Kasi hindi ko kayo masagot isa-isa. Kasi nag-message sa akin. So ngayon, yung tanong, yung nasa ano daw sila, nasa Middle East daw sila, sa bansang Saudi Arabia. At meron daw po silang meron daw po silang NBI, so without apostille pa daw. So paano daw yun kung wala pang apostille pero may NBI sila? Yan, so yun po. Hindi po siya tatanggapin. Pag mayroon na kayong NBI, hindi siya pwede, hindi siya valid. Kasi kailangan siya may apostille. So ngayon, yung NBI nyo, kailangan naka-address dyan sa Saudi. Kung saan man kayo ng street, kung saan ang lugar kayo sa Saudi, so kailangan yung address sa NBI ay yung lugar nyo sa Saudi, kung saan kayo ngayon sa Saudi. Okay? So ngayon, mayroong tao sa Pilipinas na nagpa-process ng ganyan. Nagpa-process ng NBI. So, nung nag-apply ako sa dito, sa Croatia, nung galing ako ng Qatar, itong taong to, ni-refer lang sa akin ng agency. Ayan. So, mag-PM lang kayo sa akin. Ibigay ko sa inyo ang pangalan ng taong yun at contact number para mag-visit siya. So ngayon, yung gagawin nyo is i-message nyo siya and sabihin nyo na kukuha ka ng NBI with apostille. So ngayon, hihingi niya ngayon yung address ngayon kung saan ka nakatira sa Saudi Arabia o kung saan bansa ka man. So hihingi niya ang address at yun ang ilalagay sa NBI. Okay? So ngayon, pagkatapos nun, pagkatapos nun, papadala niya sa inyo yon. So, either papadala niya sa inyo or isend niya sa inyo na scan. I-scan niya, so posisyon niya sa inyo. Okay? Kung nakapag-apply na kayo sa agency, so ipapadala niya yun sa agency dito sa Croatia. Yan, pwede na kayo mag-process ng inyong application para dito sa Croatia. Kasi sobrang kailangan yun with apostille NBI. So, yun lang. Maraming nagtatanong sa mga kanon. I hope nasagot ko yung tanong ninyo. Pasensya na po kayo, hindi ako makapagsalita na maayos. Sobrang lamig at sobrang hangin po. And kung may mga katanungan pa kayo, mag-message na kayo. Comment lang kayo dyan sa comment section and sasagutin ko po dyan yung mga tanong niya. So yun lang ha, I hope nasagot ko yung tanong ninyo. Bye, see you in my next vlog.